Bungad na panalangin, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 6, Versikulo 14 hanggang 29. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Hesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nag sasabi siya ay si Juan Bautista na muling binuhay kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya ay si Elias. Siya ay propita katulad ng mga propita noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes ng mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpapagapos at nagpapabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Inangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang dababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw, Isaya, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko?
ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So, yun po ang ating refleksyon or ating ebanghelyo sa araw na ito ng Biyernes, February 3, no? 2023. So, mga kapatid, kamusta na po? Kamusta na po kayong lahat sa ating mga masugid na mga taga-subaybay? Kamusta pong araw natin ngayon? Yung mga taga-Iloilo, taga-Haro District, no? Kamusta na po after fiesta ng Candelaria, no? Our Lady of Candles, no? I know that busy kayo nung mga araw na iyon at nawa yung kapistahan ay nagdulot sa inyo ng malaking kaligayahan at pagpapasalamat sa ating may kapal. Siguro yung iba nga ngayon nakatutulog pa, no, dahil sa pagod at of course, no, yung mga pagtanggap ng mga namimiesta, no. So sa atin namang mga kapatid sa ibang bansa, naway, no, ang araw na ito ay First Friday again, no, First Friday of the month, Sacred Heart of Jesus. Kung may panata kayo sa Sacred Heart of Jesus, so ito po yung araw na ito para po ay tayo ay makapagsimba, no, at hingi ng gabay, no, ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoon. So, Sacred Heart. At balik tayo sa ating punta tayo sa ating sa ating ebanghelyo. So ito po ay tungkol, no, sa kay Juan Bautista na pinapugutan ng ulo ni Haring Herodes. Tungkol doon sa kanyang promise, no, o sinumpaan o sinabi, no, o bilang hari. Of course, yung sinasabi na sabi na natin, no, yung sinasabi ng hari ay hindi mababali, no. Alam naman ninyo yung nabasa natin kung paano ang takbo, no, ng istorya, no, sa ating ebanghelyo. Anong sinasalaysay ni San Marcos dito kung anong nangyayari kay Juan Bautista. Binigyan ng kung dito yung kung paano si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo, no. So alam naman natin that ito po ay sa hiling, no, ng dalaga, na ang hiling ng dalaga ay yun galing, no, sa kanyang ina. So because of grudges, no, sa malaking galit ng asawa ni masasabi natin na hindi naman niya to masabi nating legit na asawa, dahil ito po si Herodias ay
asawa, no, ng kapatid ni Herodes na si Filipi, no. But din nagustuhan ng hari, of course, kinuha niya, asawa niya, nagkaanak sila. So pinagsabihan dito ng ni Juan Bautista yung mga hari, si Herodes, na hindi maganda ito, no, kasalanan ito yung ginawa mo. So yung babae, si Herodias, ay nagtanim ng galit kay Juan Bautista. So gusto niya ipapatay pero hindi niya magawa. But then nagkataon na nakakita siya ng chance, no, para gawin ito. So yun nga, yung dahil doon sa promise at binanggit ng hari, yung tinanong ang dalaga kung nahingiin. So mga kapatid, kung ihambing natin ito sa ating buhay, minsan ganito rin tayo, no, or may mga taong ganito, no, that yung matindi ba ang galit, no, sa kapwa, talagang maghahanap ng paraan at timing, no, para makaganti. So pag tayong lahat ay may ganitong pag-iisip, ang kahahantungan nito ay hindi maganda. Kagaya nito, humantong sa pagpugot ng ulo, no, ni Juan Bautista. At din sometimes meron din tayo mga promise na hindi natin pwedeng bawiin, ha, no. But din kahit na nakikita natin na mali, ay yung promise natin ay tinutupad pa rin natin, no, kahit na hindi ito maganda ang kinalabasan. So ito po ay, mga kapatid, ay mga bagay na kung ating lang pag-isipan ng malalim ay why we should do this, no? Why we plant grudges, no? Tanim tayo ng galit sa ating kapwa because of something that is not in favor with us, no? Or to us, no? Yung may mga bagay na hindi pabor sa atin, kaya ganun ang resulta. Mag-iisip tayo ng hindi maganda. So kung atin lang iisipin why we should do this, no, ay kung ang ating pananalig sa Panginoon ay nandyan-dyan lang, no, malakas ang ating pananalig, ito mga bagay na ito ay it will turn out as a humbleness, no? Yung bang pagpakumbaba. Dahil kung sa iyong pagpakumbaba, dahil may galit ka sa iyong kapwa, may kagalit ka, but then because you of humiliation, ano? Itong mga bagay na ito ay may iwasan yung masamang kinahinatnan, no? Na kung ano mang galit na tinanim natin sa ating kapwa, no? Lalo-lalo na kung ito po ay tawag dito, may kaugnayan sa sometimes, lagi na nating sinasabi ito, sometimes sa mga ari-arian, no? Property. Yun bang yung katabi mong property, no, ibang kunti lang na ibang na overlap mo, no, yung property niya, no, nakuha mo yung portion, no, may portion lang, aywan ko kung ano talaga ang nakinang galit, no, ano eh. Kumbaga sa ano, isang dangkal lang ganyan, you know? Minsan nagpapatayan pa. Magtatanim ng galit dahil doon. Lalo-lalo na minsan sa mga magkakapatid din, no? So,
itong mga bagay na ito, we can maiwasan natin ito, no? We can avoid these things kung ang pananalig natin at pananampalataya sa ating Panginoon ay nandiyan dyan lang. Siguro dito, kung naisip lang ng hari na even doon na nakakommit siya ng promise, no, na ibibigay niya ang lahat, but kung nakita niya na hindi tama, sana hindi niya na ituloy itong execution, no, sa pagpugot, no, sa ulo, pagputol ng ulo ni Juan Bautista. At sa mother naman, kay Herodias, no, dapat kung mayroon siyang pagpakumbaba dito at tinatanggap, no, na mali ang kanyang ginawa, siguro itong mga bagay na ito ay maiwasan din, ano. So tayo din, kung yun know, may karamihan, ano, no, bang, kung saan pa yung mali, sinasabi natin siya pa yung nagkamali, siya pa yung matapang, no, nagagalit, iniimpluwensyahan ng evil yung pag-iisip, kaya ganyan. So but mga kapatid, if you are free of evil deception, no, itong mga bagay na ito ay talagang maiiwasan natin. Mag-focus lang tayo, no, sa Panginoon. At dito naman sa dalaga, sana pag sinabi ng nanay na ano, no, na hingin yung ulo ni Juan Bautista, sana hindi niya sinabihan niya, no, kung may talaga may pag-iisip din siya, no, ay hindi na ito'y masama, to hindi, huwag nang ganyan, iba lang, no. But then I don't know sa mga panahon na yon kung ano ba ang takbo ng pag-iisip ng tao sa panahon ng ating Panginoon. Hindi rin natin alam kung ano ang mga culture nila, no, o yung mga panahon nila, kung ano mga takbo ng buhay, no. But dito nakikita natin that because of grudges, ayun, nagbuhis, no, isang buhay ang nawala because of grudges, no, sa galit, no. Hindi lang buhay, di nawalan pa ng ulo, umiwala pa yung ulo sa katawan. So mga kapatid, dito sa ating ebanghelyo ay sinasabi din dito na about sa ating Panginoon, nakagawa ng maraming himala, no. So at ito'y nakarating kay Haring Herodes. So well known siya, no, sa mga panahon na yun. But din ang mga tao noon ay hindi pa siya kinikilala na anak ng Diyos. Iba nga nagsasabi pa na si Elias o si Juan Bautista na nabuhay, no? Propeta. So yung tong katagang propeta na ito, ginagamit ito ng ibang pananampalataya, no, yung ibang sikta, that propeta lang daw ang ating Panginoon. Iba nga tao lang, eh. Pero yung founder nila ay anghel. So siguro ito'y talagang dapat natin pagdiinan pansin ang kalagahan, no, at kapangyarihan ng ating Panginoon. So tayo din, huwag na tayo mag-alinlangan na tanungin pa ating sarili kung ano ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Tandaan lang natin that He is our God. He loves us. So tayo lang po ay
ang lumalayo sa kanya. So, mga kapatid, sana naway, ano, kung kayo po ay nagtanim din ng galit o grudges sa kung kayo ninuman, sana mag pakumbaba na kayo at mag-isip ng malalim, pag-isipan ng mabuti na itong galit o grudges na ito ay hindi hahantong sa isang hindi magandang ending, no, ng inyong buhay. So, no matter what your anger is, it's better na idulog natin ito sa ating Panginoon at hingian natin ng gabay, at malibunagan ang ating pag-iisip na at magkakaroon tayo ng mapagkumbabang puso. So mga kapatid, yan lang po ang aking refleksyon na may ibibigay sa araw na ito ng Biyernes, February 3, 2023, first Friday of the month. So ngayon po ay bibigay ko po ang ating susunod na magbibigay ng kanyang refleksyon. Ibibigay ko po ang ating kapatid from Jerusalem, Israel. Ang ating kapatid na si Kapisma Romel Timbrebilla, ang ating utod na guwapo. So, take it away, Kapisma Romel Timbrebilla. Maraming salamat, Kapisma, Otod, Guapito, insider ng Amerika, Yor Balairos, at sa mga kasama ko po rito sa channel na ito, Pisma Plus, at sa lahat ng nagsusubaybay, nagtangkilik, at palaging sumasama po sa amin sa pagnilay-nilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas, lalo na po itong madaling araw ng Biyernes, February 3, 2023, na pagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At napakaganda ng Ebanghelyo na nabasa po kanina ng ating Kapisma. At ito po'y laganap na po sa banal na lupa ng Israel noong kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya po'y maraming kababalaghan na ginawa at kahanga-hanga ang mga pangyayari na narinig ng hari, no, ng Jerusalem, si Haring Herodes Antipas. Ito po ay anak ng Herodes na sa kapanahunan niya nung sinilang siya ating Panginoong Hesukristo, no? Namatay na po yun. At ito na po ang kanyang anak, ang hari. At ito po hindi tulad masyado ng kanyang ama, ngunit bilang hari ay mataas po ang ego, at kung ano ang kanyang mapangako sa mga kasama niya po sa kung anong okasyon ay kailangan masusunod. Yun po ka
higpit noon ano ang hari. Nga sa ngayon ay hindi na po natin marinig na masyado dahil sa ibang bansa ay yan po ang hari matindi ano po. Pero dito sa kinaroroonan ko po sa Jerusalem ay wala na po sa Israel ang hari, ang kanilang kinausap mo po ang mga Israelita rito, ang marinig po natin maliban sa Prime Minister, ito po ang kanilang presidente na ang paghalintulad po nila ay parang queen, no? Hindi hari. At dahil hindi naman siya nagpapalakad, kung di magpapakilala at mag-welcome ng lahat ng mga bibisita rito sa bansang banal. Balik ko po sa nilay-nilay, no? Ito po ang Haring Herodes na ang kanyang kinakasama ay ang asawa ng kanyang kapatid na si Haring Philip, ano po. At siya rin po ang nagpa putol ng ulo ni San Juan Bautista. At naalaala po niya ito nung marinig po niya ang mga balita-balita na ang ating Panginoong Hesukristo ay isang propita na si San Juan Bautista o di kaya propita, no? na pinadala ng Diyos Ama dito sa lupa. Ayun po ang pagka paliwanag po sa kanya. May tawag pa po nga na siya po ay si Elijah. Ngunit walang tugma sa realidad po sa pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. No? Bakit naputulan ng ulo si Juan Bautista? San Juan Bautista? Dahil sa katotohanan, ano po, na pagsaway po niya sa hari na ang kanyang kinakasama ay hindi kalugod-lugod sa isang tao na asawahin ang buhay pang kapatid asawa ng buhay pang kapatid niya ano po pero naghanap talaga ng paraan, no? Itong babaeng kinakasama po niya hanggang nakuha po ang kalooban ng isang hari na tulad ni Herodes na nangako na kahit kalahati pa ng kanyang kaharian ay ibigay po niya dahil napasaya po niya ang hari. Ngunit ito po ay taliwas sa turo ng ating Panginoong Diyos Ama, no? Lalo na sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kababang loob dapat ay mangibabaw at ang katotohanan at baliktad po sa turo ng ating Panginoon na siya po'y pinadala para magsilbi, hindi pagsisilbihan. No? Baliktad na pagkahari po ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya po'y bumaba sa dahil bumaba po siya sa lupa para
tayo'y iligtas at ito rin po ang nangyari sa kanya sa kapanahunan niya ay tulad kay Juan Bautista na tinutulig sa at hanggang ipinapatay ng mga katulad po niyang mga Hudyo dahil sa katotohanan na kanyang ipinaliwanag ang totoong kagustuhan ng Diyos Ama sa ating mga kapatid po litong Hudyo. Patuloy pa po ang naghantay sa Misaya, no? At tayo po'y mapalad dahil dito po tayo sa simbahan na itinayo po ng ating Panginoong Hesukristo. At marami po tayong dapat matutunan dahil kailangan po natin ito sa ating pananampalataya para hindi po tayo maakay o madala ng mga kaibayo nating mga kapatid sa pananampalataya sa matamis pong dila nila na po ang daming strategy po nila hanggang sa atin po nga sa Pilipinas ay namimigay na po sila ng kung ano ang ipagpalit po nila sa kanilang inaakay. Namimigay ng noodles, nagpapakain, namigay ng bigas, no? Kahit po ang scholarship, yun nga po na sabi ng Panginoon na ang matira ay sa kanyang pananampalataya ay yun ang makaangkin ng kaharian ng langit. Tayo ay nagsumikap talaga. Kahit si San Pablo ay siya po'y nagsusumikap sa tulong ng ating Diyos na makamtan ang regalo ng langit. So, sabi niya, fight for a good fight of faith. So, takbo para maabot ang finishing line. No? Para pagdating ng last judgment ay doon tayo sa panig ng ating Diyos at makamtan po natin ang buhay na walang hanggang sa kanyang kaharian. So, dito po sa sa aking kinaroonan, sa so malapit lang po rito, no? Nabanggit ko nung karaan ang kung saan ang ating simbahan na katayo, kung saan si San Juan Bautista ay isinilang at magkalapit lang din doon po, no? Ang kung saan ay bumisita ang ating mahal na inang Birheng Maria sa ina ni San Juan Bautista doon sa Church of Visitation, no? Na kung saan ay binubuntis pa ni Santa Elizabeth si San Juan Bautista na po. At doon sa Inkarim. Balang araw, baka makapunta po tayo roon at magsagawa pa rin tayo ng video, no? Kung makalive po tayo para ating makita ang realidad at katotohanan na itong mga inaapakan ng ating Panginoong Hesukristo ay kahit man lang makita po natin sa channel na ito. Dahil ilang milyon na po na mga gustong pumunta rito
ay mahirapan o hindi pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Kahit nga po ako, hindi ko po alam na nandito po ako ngayon sa awa at grasya ng Panginoong Diyos sa kung pagkaloob po niya na sa itong Marso, mabigyan pa po ako ng visa dito sa bansang Israel ay sa April 29 ay aabot na po ako ng 19 anyos po rito. Dito lang po sa Jerusalem, Israel. At yun po ano, ang ating mga kapatid na Hudyo rito ay patuloy pa rin pong iba na naghihintay sa Mashiach. Atin ay nakamtan na po natin at ang pagbabalik na lang po ng ating Panginoon ang ating hinintay para sa ating kaligayahan sa langit kung tayo po ay manatili sa state of grace hanggang sa kasalukuyan. Yan lang po ang mayambag ko sa madaling araw na Ebanghelyo sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong suporta, pinansyal, lalo na po ang inyong panalangin po sa bawat isa sa amin, sama na ang aming mga mahal sa buhay, na kami po ay makapatuloy na magnilay at maghanap pa ng paraan na makita po ng bawat isa ang mga bagay na ito sa banal na aklat. Sa realidad pong inapakan ng ating Panginoong Isokristo. Shalom veletraot, todarabalikulam, papuri sa Diyos, God bless us all. Todaraba, shalom veletraot, vevakasya. Back to you, guapito, utod, insider ng Amerika, kapisma, your balairos. Shalom, shalom, lehetraot, todaraba, bibakasya. Maraming salamat, utod kong guwapo from Jerusalem, Israel. So yun po ang refleksyon ng ating kapatid, our insider sa Jerusalem, Kapisma Romel Timberbilla. So marami pong salamat sa ating lahat ng masugid na mga taga-subaybay at mga subscribers ng ating munting channel na ito. Sana nawa ipagpatuloy niyo po ang pag-share at pag-like ng ating mga videos sa inyong mga kaibigan para po makapagpalaganap tayo ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. So, marami pong salamat at huwag po nating kalimutan that today is First Friday. Mag-simba po tayo para tayo po ay maka-receive no ng blessings. Lalo-lalo na ng Sacred Heart of our Lord Jesus Christ. So, bago po tayo magwakas, muli po ay pinasasalamatan ko po ang lahat ng mga tumulong no doon sa kaklase namin sa high school, sa ibao naming kaklase si Mario de la Cruz, sa mga classmates sa batch 182. Marami pong salamat sa inyong mga tulong at sa lahat-lahat na nagdasal na no. So, marami pong salamat at pinabati ko po ang lahat ng mga my birthday no sa araw na ito. Happy birthday. February no 3, 2023. So mga kapatid, manalangin po muna tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, grant me serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace. Taking as He did, a sinful world as it is, not as I would have it. Trusting that He will make all things right if I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, muli, marami pong salamat at bago tuloy natin yung magwakas ay dinadalangin ko po ang tuloy ang pagaling ni Tatay Ted, Chiduro Sumagaysay at ni Nanay Luz, ina ni Kabispo Juban, at sa lahat ng may mga karamdaman. Naway ang Panginoon ay ihipo sa inyo para po kayo ay gumaling na kaagad. So muli, marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay sa ating araw-araw na pamumuhay, at huwag lang po nating kalimutan, no, na kumapit lang po tayo sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. So marami pong salamat at God bless us all.